So, mga kan-electrical, may gagawin tayo. Washing machine, automatic. Ang problema niya, no power. Walang power yung board niya. So, sinick up ko na siya. Direkta ko yung motor. Buo naman. So, ito, yun. Papalitan natin ang board. May nabibili namang board na bago. Medyo mahal nga lang. Ayan. Naka-order na ako. Nakabit natin. Mas madali maggawa ngayon ng automatic kasi yung mga pyesa salpak na lang eh. So, ayan. Nakabit natin yan. Sasaksak lang yan. Naka-terminal. Ayan. Saka may pa naman siya, may coding yung mga terminal niya. Yan lang ako muna lito kasi may dalawang magkadikit yung sa original, magkahiwalay yung terminal. Pero nung tinister ko, ay okay, yan pala yung dalawa na yan. Ingat pag ganyang board, ingat lang sa pagkakabit ng connection kasi electronics yan, pwedeng masira pag nagkamali ka ng connection. Ayan o, pinutol ko nga, dapat di ko na pala pinutol, sinaksa ko na lang doon. So maiksi naman yung wire niya. Ayan yung blue, dun sa blue rin. Ang problema niyan, walang power eh. Nare-refer naman yung board. So, mas maganda, bago na. Para sigurado kung ayos yung trabaho. Tsaka, yung customer naman pumayag naman na bago ang palitan ng bago. Medyo may kamahalan niya lang pero okay naman, sulit naman sa gamit. Ayan, ikakabit na yan. Tutornilyo lang eh. Mas maganda gumawa ng automatic eh. Bukod sa medyo mataas ang service fee sa automatic, madali pa siya gawin basta may makuha ng kalan ng pyesa. At saka kung alam mo siya, kung alam mo i-trouble kung anong problema, madali. Pero kung hindi mo kabisado i-troubleshoot dyan, pag umorder ka ng pyesa dyan, hindi mo na pwede balik. Kunwari na umorder ka ng board, ay hindi pala yun ang sira. Hindi mo na may balik. Ay, yung mahal ng board, ay stuck na naman yung board mo. Kaya kailangan importante, marunong ka sa troubleshooting dyan. Marunong ka kung anong sira talaga. Pag saksak mo pa lang, malalaman mo na kung ay experience ka sa paggagawa. Ayan, tutornilyo na lang siyang tutornilyo yan. Ayan lang, tutornilyo na. Atakip mo na lang siya. Ayan. So, sinaksak na. Saksak na natin yan. Nako, may power na ba?
power. So, pag ganyang washing, magte-testing ka, kailangan mo lalagyan ng tubig yan. Kasi hindi magwa-wash yan pagka walang tubig. Kaya ako ang ginagawa ko dyan para matest ko, matesting ko, ginagawa ko muna doon sa spin. Kasi ang spin, kahit walang tubig, under yan. Malalaman mo na gumagana na siya pag nag-spin na. Ano, inaayos ko na yung wiring. Kasi, yan ang mga pyesa niya sa loob. Madali lang gawin yung automatic. Maluwag yung space niya. Medyo mahal nga lang ang mga parts niya pag automatic. Medyo mahal din yung service fee niya. Kasi depende sa unit kasi ang ginagawa. Nakadepende din yung price doon. So, ginamit ko dyan yung masking tape. Pandikit lang naman yan. Mas madikit kasi ang masking tape. Pero kung may didikitan kang wire, mas maganda na lang electrical. Ang sinasara ko na. Nag-i-spin na yan. Medyo matagal siya mag-i-spin eh. Inantay ka ng mga ilang minutes. Yan ah. So, board lang ang problema niya. Re-repair nga sana yung board kasi pumayag naman yung may-ari na palitan na ng bago. Ang presyo ng board na yan, iba-iba ang presyo ng board sa bawat brand ng washing machine. So, ang board na yan, ang presyo niyan, 1.5 plus shipping fee plus labor. So, yun ang binayaran ng may-ari. Medyo nakatipid pa rin yung may-ari kaysa bibili ka ng bagong automatic na mahal. Ayan, linagyan ko ng tubig yan para makita ako kung magwa-wash din bago natin ibigay sa may-ari. Check muna natin ang maayos. Okay. Pagka hindi natin tinisting, tapos pagdating sa kanila, yung mandar, baka magalit. Kaya bago i-release ang isang unit, testing talaga muna. Saka ililiwanagin mo lagi sa may-ari kung anong bibigyan mong warranty. Kasi kadalasan, pag ginawa mo isang unit, ang hihingin sa'yo warranty. So, kailangan na-explain mo ang bibigyan mong warranty kung ano yung pinalitan tulad ng board. Board lang ang may warranty sa'yo. Hindi yung buong unit na anong masira, bibigyan mo ng warranty. Kasi may mga may nagpapagawa. Pag ginawa ka mo isang unit, lahat ng sira, babalik sa'yo. So, kailangan i-explain talaga may-ari basis sa aking experience. Hanggang dito na lang. See you next time.